All right, so good day to everyone. This will be our first video discussion for this subject, TOU046. And as promised, we will be talking about financial statements during the midterm, starting with startup expense, which is, of course, yung unang-una nating kailangan gawin para makapagsimula tayo ng ating business. Malaman natin kung gaano nga ba kalaki ang ating kapital na kailangan. And of course, our startup expenses. So if you will see here, this Excel file or table is divided into three columns. So we have here summary statement, startup expense, and sources of capital. Wherein summary statement is the consolidated data of startup expense and sources of capital. So let's begin first with sources of capital. Of course, from the term itself, dito kayo kukuha ng pera para makapagsimula kayo ng inyong business. And it can come first and foremost in the form of owner's investment. Nakalagay dito name and ownership percentage kasi syempre kayo as the group members, kayo ang owners ng inyong business concept. And pag-uusapan niyo ngayon kung paano ang ownership percentage. Pwede kayong pantay-pantay na 20%, pwede kayong magkaroon ng hindi pantay-pantay na ownership, basta dapat agreeable on all sides ang ownership percentage. So, halimbawa, pantay-pantay kayo and naisip ninyo na, realistically speaking, naisip ninyo na kaya nyo maglabas ngayon ng 5,000 pesos. So, kung 20% kayo each, that would be 5,000 each investor or each member of the group, that is 25,000. Assuming na lima kayo sa group, no? So that's 25,000 for owner's investment. So aside from ownership or owner's investment, pwede rin kayo magkaroon ng capital with the means of bank loans and other sources of loans. Marami na ngayon banko ang nag-offer ng mga loans. Just make sure that you are able to pay the monthly expense or yung monthly na kailangan mong bayaran dun sa pag-settle ng loan na yon. Alright, and then actually aside from that, you will also include here reserve for contingencies. Usually this reserve for contingencies is 20 to 25% of your total expenses. Pero again, nasa sa inyo yan eh, as the owners of the business, no? Magkano ang ilalaan mo na percentage for contingencies? Contingency fund is para siyang actually it's not emergency fund, no, pero it's more or less like it then na ginagamit ito for immediate reasons, for immediate concerns. Like say for example, may mga aksidente or may nangyaring kailangan repairs sa inyong store, dito kukuha ng pera sa reserve for contingencies. And madalas, preferably 20 to 25% of your total expense ang i-reserve mo for contingencies. Pero again, that is up to you as the business owners kung gaano karami ang ilalaan mo for contingency. And of course, you will add that dito sa inyong startup expenses. Alright, so now let's go with startup expenses. Well, actually, to tell you honestly, straightforward lang din ang nakalagay dito. Startup expense will start first with buildings and real estate. So, magkano ang bili mo sa building or sa lugar kung saan ka man maglo-locate? Construction, kung magkano babayaran mo sa construction ng mga tao, mga materyales, and so on. Remodeling, kung magkano aabutin ng pag-remodel ng inyong lugar, ng inyong building or real estate, and other forms of expenses pa. You have to total it, and then lalabas yun dito sa summary natin. By the way, ayun din, same with the other categories here. Meron na siyang formula na nakalagay. So, for example, ayan, 2, 3, 4, lalabas 10, lalabas din dito 10, lalabas din dito 10. Ayan, nakaano naman na siya, nakaayos naman na siya, para ang gagawin na lang dito is magpa-plot na lang kayo na magpa-plot. Next is capital equipment list.
So dito naman nakalagay yung furnitures, equipments, fixtures, machineries, and other capital equipments na inyong gagamitin for your business. So for example, coffee shop ang inyong business, so you will provide furnitures for your business, tables and chairs for accommodation, and desk for your receiving area, equipments, so equipments na kailangan yung bilhin in order for you to start up your business, fixtures, ito yung mga parang mga ano to, mga tools and equipments na kailangan mong parang yun nga, yung mga handy tools na kailangan mong gawin, gamitin for the business as well. And machinery, other, and the total. Again, total na lang ulit yan, lalabas na rin yan dito sa capital equipment. Next, location and admin expenses, rental doon sa place, or sa, yun nga, sa lot or space na yung pagtatayuan. Kung meron man, utility deposits, legal and accounting fees, prepaid insurance, ito yung mga HMO, mga health benefits, pre-opening salaries, of course, pag pagpapasahod sa ating mga tao, kailangan meron na yan, nakalagay, naka-assure na dyan sa startup expenses natin. Utility deposits, ito nga pala yung ano, no, yung pag deposit sa mga utilities natin like electricity and water bills. Other forms of location and admin expenses, maybe office equipments, office supplies kung meron man or kung kailangan man, and so on. Total, again, lalabas ulit dito yan, lalabas din. Kung ano yung nakalagay dito, lalabas din dito yan. Opening inventory, ito yung mga kailangan ninyong items para makapagsimula kayo nyo, para makapagsimula kayo ng inyong business. So, aalamin ninyo kung ano yung mga kailangan na inventory ninyo. Paki-specify na lang din dito kung gaano karami ang bibili ninyo na items. So, yan. Amount, total, and then, nakalagay din dito, opening inventory. Ayan. So, same with advertising. There are also other listings here na pwede nyo gamitin. Advertising, mag-hire kayo, either mag-hire kayo ng external company to help you in advertising. Pero pwede ka rin naman maghanap ng sarili mong paraan, no? To advertise your products. Signages, printing of flyers or other documents, travel or entertainment kung meron man kayong mga pinuntahan na lugar para makapag maybe makapag-inquire about products or maybe competition, ganyan. Other additional charges, and then total. Total ulit yan. Then dito sa, lalabas yan sa summary. Other expenses, kung meron man kayong other forms of expenses natin, transportation, utang, kung meron man, or what, hindi ko alam, kayo na bahala maglagay ng other expenses nyo dito na wala. Dito sa mga divisions na nakalagay, dito nyo ilalagay. Matatotal yan, and then matatotal din dito. Ayun, so basically that's it. It's very, ano, very easy. Siguro ang pag-uusapan nyo lang talaga dito as, ano, as a group is yung owner's investment. Percentage of contingency kung magkano ang lalagay ninyo. And basically, itong mga startup expenses natin. Kung magkano yung mga ilalagay nyo dito mga amounts. By the way, pwede naman din kayong magtanggal dito, no? Let's say, for example, buildings, real estate, sa bahay nyo na lang kayo, ano, sa bahay nyo na lang kayo gagawa. May space naman doon, may lugar naman doon, pwede nyo i-delete to. Pwede nyo i-delete yan. Delete nyo na lang din to. Let's say, for example, sa location, since yun nga, doon na naman sa bahay ninyo, huwag mo nang lagay itong rental, okay lang, kahit wag na. Next, dito sa capital natin, let's say, for example, you already have the right equipments to use, pwede mo rin tanggalin yan. This is highly customizable.
according to your own preferences as the business owners of your of the company, of your business plan. So with that being said, I guess pwede na tayong mag-move forward dito. I will just give an activity for this one, and then for the next video discussion, i-discuss naman natin yung next part ng financial statements natin to be discussed after next week. So with that being said, thank you so much to everyone. Maikli lang to as I have promised. Stay safe always and God bless you. Bye-bye.